Emosyonal ang ilang kaanak na mga inmates sa Bilibid nang ipagbawal ang pagdalaw sa kani-kanilang mga kaanak sa kulungan. Yan ay matapos suspindihin ni Bureau of Corrections Chief Nicanor Faldon ang pribilehiyong ito ng mga preso dahil hindi pa rin daw maresolba ang papapuslit na mga kontrabando. May report si June Veneracion. Ay, mariwana. Inaamin ko pong... Mga asawa, mga anak at iba pang mahal sa buhay. Sila ang lubusang tinamaan ng pagsuspindi sa pagtanggap ng dalaw na mga inmates sa New Bilibid Prison at iba pang penal colony sa bansa. Sana naman hindi naman po lahatin sa mga dalaw, lalo na yung gagaling sa probinsya, kung saan-saan ang gagaling. Tapos ngayon, biglang ibabawal ang dalaw. Galing pa ng Liba, Batangas, si Lorna Amatorio. Bibisitahin sana niya ang ama. Papa, gusto kitang makita. Birthday pa man din po niya ngayong March 11. Gusto ko pong makita yung ama ko. Bukod sa birthday ng ama, paalis na rin si Lorna ngayong buwan, papuntang Saudi Arabia para magtrabaho, kaya gusto niyang makita ang ama. Dapat naman po pinapayagan kami kasi hindi ko na makikita tatay ko. Hindi ko alam kung kailan ko na siya makikita sa loob ng 2 years. Ipinatawag ni Bureau of Corrections Chief Nicanor Faldon ang mga leader ng iba't ibang pangkat sa Bilibid. Isang araw makaraang ipag-utos ang suspensyon ng pribilehiyo na tumanggap ng dalaw. This is your own doing. Kagagawa niyo to. Nadismaya si Faldon dahil hindi nasusunod ang gentleman's agreement nila na ititigil na ang pagpasok ng kontrabando sa kulungan. Tulad niyan, apektado kami. Yung ibang barangay, ayaw po makiisa. Kami po makikialam din sa kanila. Yung usapan natin. Sama-sama tayo. Ang pagkakamali ng isa, pagkakamali niyo lahat. Para ipakita na sila ay nakikipagtulungan, isang leader ang isumite kay Faldon ng report tungkol sa mga inmate na sangkot umano sa kalokohan. Sadya pong may mga tao kami na nakakapag-isip na mas malalim na pamamaraan kung paano sila makagawa ng kalokohan. Hanggang sa kung sino-sino yung kinukurap nila dyan. Magkakaroon daw ng mga regular at biglaang inspeksyon sa mga kulungan. Kung ano man ang magiging resulta, yun ang pagbabasehan kung hanggang kailan tatagal ang pagbabawal sa mga dalaw na makapasok sa lahat ng penal colony sa buong bansa. Pwedeng bukas, pwedeng sa Sabado, pwedeng sa 2020, ipapalift ko yung suspension nyo. Nasa inyo yan. Sinimula na rin ipatupad ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan ang suspensyon ng pribilehyo na tumanggap ng dalaw. Hindi na rin muna pwedeng tumanggap ng financial assistance ang mga inmate. Batid daw ng Commission on Human Rights na kailangan minsang magpataw ng mga parusa para matiyak na nasusunod ang batas. Pero paalala ng CHR, may mga panuntunang dapat sundin sa pagtrato sa mga preso. Kaya imbis na raw na magpataw ng parusa para sa lahat, hinimok ng CHR ng gobyerno na tingnan muli kung paano maaayos ang pagpapatakbo sa mga kulungan para matiyak na walang mangyayaring illegal sa loob ng mga piitan. June Veneracion, GMA News.